Teka, teka. Bakit daw? Teka, teka. Kailan kaya? Teka, teka. Ito na ang tambalang Maud Ilagan at Senyor Ray Pacheco sa programang Teka, Teka. Alas 4:30 na. Balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka, Teka. Alas 4:30 na sa DWIC. Hello, buenas tardes. Magandang hapon, Islas de Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas ngayong araw na ito ng Lunes na naman. Isang linggo na naman po tayong kayod-kayod habang ngayong araw na ito ay nagluluksa po ang buong mga bumubuo po ng DWIZ dahil po ang aming mahal na Executive Vice President, Station Manager at the same time na si Eli Aligora ay natulog na po. Ayan, nagpahinga na. Nagpahinga na po siya kahapon. At ngayon po ang kanyang labi ay nandyan po sa Loyola, sa Marikina, Metro Manila. Ayan, nakikiramay po kami sa lahat ng inilila ng aming boss, ng aming Executive Vice President, ganun din ng aming Station Manager, na walang iba kundi si Eli Aligora. Isa pong kilala at batikang media man po yan, na broadcaster. Nagsimula po siya sa ABS-CBN, ayan, at... Kaya ako kami nagkakasama niyan nung ako'y nandun po sa GMA7, nagkikita-kita kami. At ganun din po dito sa DWIC, ay hindi po namin alam, paglipat po namin sa DWIC, siya na po ang boss namin. Ganun lang naman ang buhay, di ba? Pero elbow to elbow lang kami nung dati, reporter kami pare-pareho. Ngayon po ay nagpaalam na po siya, kumbaga sa radyo, kung sa dyaryo ay D.O. nga ba yung sa dyaryo? Dito ko sa radyo, sign off. Yan po. Nag-sign off na po ang aming kasama, Eli Aligora. Okay. At matapos po niyan, tuloy-tuloy tayo ngayon. Balik tayo sa pinakamainit ng mga balita natin. Siyempre, ngayong araw na ito, binabati po namin muli ang lahat ng ating mga tagapag. Ang patuloy na ito na, ika nga, patuloy na tumatangkilig sa aming palatuntunan ngayon. At sa pangalan pa rin po ni Mayor Maud Ilagan, na hindi muna natin makasama ngayon, at marahil landon po siya sa... labi ni Boss Eli, ay samahan po ninyo kami hanggang alas 5:30 ng hapon ngayong araw na ito ng Lunes, ika-24. Tama ba? Hindi ako nagkakamali ha. Ika-24 ng buwan ng Mayo. Maalis na po sa tangkay ng panahon ang buwan ng bulaklak at saka buwan ng mga tradisyonal ng mga pistahan, kung ano-ano pa. Ang dami eh. Marami dito. Basta ito Mayo eh. Kaya medyo, ika nga ay, ayun, rights 30. Pag sa ating sa dyaryo, rights 30. Lagi tayong ganun eh, 30. Pag nag-30 na po, ibig sabihin, that's the end of his writing. Ayan. Kasi kanyan po kami, gagawa ka, yung mga naka-print ha, pero pag kami po, sa radio, sign off kami. Ayan, yan po ang aming sinasabi. Okay, nabanggit natin na ngayon ay, umulan na ha. Nakaranas na kami ng pag-ulan kahapon, ha? At ngayon, umuulan din, ha? Mukhang talaga nagbibigay na ng pahiwatig. Mamaya ba makukuha natin ang pag-asa? Para malaman natin kung magpapasimula na ba ang tag-ulan matapos tayo makadama ng sangkatutak. Anong sangkatutak? Matitinding init po. At siyempre, binabati po muna namin ang lahat ng ating mga amigos at mga amigas, ang ating mga senyora de Labada, senyora de Cusina, senyora de Lababo, dyan po sa iba't ibang panig ng Pilipinas at ganoon din po sa iba't ibang panig ng mundo na patuloy na nakatutok sa amin dito sa DWIZ, sa aming palatuntunan ni Mayor Mon, Teka Teka, alas 4:38 na po. Teka, ano ba mga may init na mga issue ngayon? Siyempre, mainit na issue pa rin natin ngayon. Ba, medyo isinusulong po ng Octa Research Group na hatiin o magkaroon ng hatian ng supply ng bakuna. Hindi ba na yan? Kung hatian lang, okay lang. Basta pare-pareho lang, ha? Siguro, kasi nagre-reklamo minsan yung mga provincial, yung provincial na mayors natin at mga governor. Bakit mas marami dito sa NCR at ganun din po sa mga NCR Plus, kasama na dyan pati ang Central Luzon at saka yung Calabarzon. Bakit mas marami sila? Bakit kami hindi? Yun. Kaya ngayon, nagpapaliwanag po yung Octa Research, sinusulong nila hatian na lang ang supply ng bakuna.
Ito po yung sinasabi ni Professor David. Kung maaari, sabi niya, 60% ang vaccine allocation ay napupunta dapat sa NCR, okay? 60% ha, NCR. Pagdating sa Calabarzon, ilan? 60% din. 10% naman sa Central Luzon, base po yan sa risk assessment ng kanilang isinasagawa. Ayon po kay David, nire-recommenda rin nila ibuhos yung 6% ng supply ng bakuna. Central Visayas, ilan? 4% naman sa Western Visayas. Binigyan din ni David na yung kanilang risk assessment, ibinasa nila sa economic impact ng COVID-19 pandemic. Pero ang magandang report ngayon ng ating Okta Research, napansin nila na talagang pababa na pababa ang kalagayan ngayon dito sa NCR. Bueno, pinag-uusapan natin pa rin ang vaccine. Nasa linya na po natin muna ang tagapagsalita po ng ating INITF, no? Ng ating Task Force Against COVID-19. Walang iba kundi si Brigadier General Restituto Padilla ang ating po tagapagsalita niyan. Magandang hapon po, General Padilla. Go ahead po, no? Hello? Hello. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Si Senyor Pacheco po ito. Welcome po dito sa palatuntunan namin ni Mayor Mon Ilagan dito po sa Teka Teka sa DWIC. Magandang hapon po, General. Si Ray Pacheco po ito. Magandang hapon po. Opo. Magandang hapon, Senyor, at saka Mon. Opo, si... maraming salamat po sa panyaya niyo. Opo, maraming salamat po. At gusto po namin malaman ngayon ano po yung update natin sa inaasahan natin sa vaccine sa mga darating na buwan? Okay na po ba? Inabag na, General? Yes, no. May assurance na tayo at malaki na po ang porsyento na matapos mapirmahan po ang mga na nagdaan itong mga agreement na ito. Ang ating pong supply ay nag-stabilize na. Mm-hmm. So itong buwan nga po ng Mayo, meron pa tayong ine-expect na kaunti pang COVAX facility deliveries at saka batay sa naging update ni Secretary Galvez plus may Sputnik pa, no? Mm-hmm. Tapos sa Hunyo, yung Hunyong delivery ay aabot na ng mahigit 10 milyon. Batay din yan sa report at update ni Secretary Galvez. Mm-hmm. At pagpasok ng Hulyo, we can expect about 13 to 15 million. Tapos August onwards to December, 15 to 20 million na ho ang darating. So ito po'y mga delivery ng mga bakuna na sari-sari na nanggagaling po dun sa mga in-approve na natin at nabigyan na ng EUA. Yan po ang inventory at portfolio ng mga bakunang tatanggapin natin sa mga susunod na buwan. Does it mean, General, ma-attain na natin yung mga ilan yung 500,000 per day? Na mababakunahan natin sa buong Pilipinas? Kaya nga po natin sinikap, no? Kaya sinikap ni Secretary Galvez ayusin itong supply issues natin. Kasi Opa. Pagka naging stabilized ng supply natin, mm-hmm. makakapag ramp up na tayo ng pagbabakuna ng lahat ng ating mga kababayan. Mm-hmm. So, sinisikap natin ang target ay maging 500 minimum per day. 500,000. Opo. 500,000. Opo. Para maabot natin at matamo natin yung mga 58 to 70 million sa katapusan ng taon para mas mainam ang Pasko natin. So See. Pagka nagawa natin ito sa 500 minimum or mm-hmm. more, no, na bakunahan, sigurado po na pagpatak po ng mga Nobyembre, Disyembre, ay medyo ayos na po tayo. At makakapagluwag-luwag na po tayo ng paunti-unti. I see. General Padilla, ano po masasabi natin? Ang magiging, kung darating tayo sa, at least, halimbawa, magkaroon tayo ng 50 million monthly supply ng ating vaccine para ma-achieve natin ang herd immunity, meron na ba tayong sapat na vaccinator na? Kasi po, natatanda namin, nagayong pinopropose pa lang po sa Kongreso na kumari mga dentist, lahat na po ng mga health, meron mga health background ay sanayin para maging vaccinator para at least ma-overcome natin at maabot natin itong 500,000 jobs o 500,000 na vaccination sa lahat ng ating mga sa ating mga kababayan. Yes, Senyor. Itong ating sinisikap at laging tinutulak na public-private partnership, mm-hmm. isa yan sa mga hakbang, no, para maitaas ang bilang ng ating pagbabakuna. Kasi pag may antras na nakapag-deliver na ang lahat ng mga suppliers ng mga in-order ng private sector, at katunayan itong susunod na buwan, parating na yung 50,000 Moderna initial delivery at 200,000 naman sa gobyerno. Mm-hmm. Tapos yung 1.6 or 1.3 million ng AstraZeneca para sa pribadong sektor din, plus 500,000 para sa
Filipino-Chinese Chamber of Commerce, yan ay makakadagdag sa bilang ng mga mababakunahan kasi yung sarili nilang empleyado at mga essential frontline workers natin kabilang na sa mga mabibigyan ng bakuna. So, hindi nila iiwanan yung pagbabakuna na yan. Maaari silang tumulong sa mga gagawin pa nating pagbabakuna sa mga susunod na buwan dahil meron silang kakayahan na gawin yan. At kung meron tayong mainam na public-private sector partnership at kung meron din mga voluntaryo, mga volunteers na tutulong, mapapatuloy natin itong pagbabakuna ng mas matagal na panahon at maaaring maging buong araw o 24/7 pa sa ibang mga mega vaccination site. Basta merong tatao lang po at tuloy-tuloy ang supply. Kasi itong tuloy-tuloy na supply, medyo sigurado na po yan. Opo. Kumusta po yung mga mega vaccine site natin? Lalo-lalo na itong pinaplano nating mega vaccination site natin, itong lugar ng Nayong Pilipino. Kailan po ba sisimulan ito? Magpapatuloy na po. Sinimulan na po ito. Naayos na po yung kontrata. Mm-hmm. At ang pagkakalam ko ay mag-break ground na po ang ating pribadong sektor diyan kasi sila ang tatanggap ng sila ang maggagastos, walang gastos po ang gobyerno. Apo. At ito po ay i-turn over ho sa gobyerno pag natapos na ang kinakailangan. Pero may timeline po ba tayo dito sa pagko-construct nitong vaccination site natin? Ang po ay sisikapin nilang matapos at ma-set up yung site na ito within a month and a half. Kasama na po diyan yung drive-thru at saka yung on-site. Okay, kung a month and a half ngayon po ay buwan ng Mayo. So, by July, kaya? Yes po. At maaaring ang mas maaga pa. Sakaling mapabilis sila at hindi sila maantala. Ay, kasi po, kung makukuha natin yan, ilan po ang inaasahan natin kung itong gagamit, kung paginamit natin itong Nayong Pilipino, ilan po ang kaya nitong mabaksinate? Ika nga, mabakunahan. Kapasidad po niya na tinatarget ay at least 10,000 vaccinations a day at pwedeng mai-ramp up sa 15,000. So 10,000 to 15,000 po ang magiging kapasidad. So makakatulong ito sa particular sa buong NCR. Tama po ba? Tama po. At lalo na dun sa mga hindi pwede hong magpunta sa araw, maaari silang magpunta kung sakasakali eh drive-thru mabilisan. Lalo na po yung mga buong pamilya na gusto ayaw pong lumabas na magpunta sa centers, natatakot sila dahil may iniinda po yung mga miyembro nila. Opo. Or yung buong pamilya, gusto nila sabay-sabay sila, maaari na pong gawin yan pagka natapos yan. Sa ngayon na General, kapansin-pansin natin, ano, more than mahigit pa rin 786,000 na mga Pilipino pa lang ang already matasabi nating fully vaccinated dito po sa laban sa COVID-19. Masasabi ba nating maabot pa natin itong ang pinaka-minimum target natin by year-end? What do you think? Anong umbasa nyo rito? Pagka nag-stabilize po ang supply natin, nag-stabilize na siya ngayon at nai-ramp up natin sa 500,000 a day ang ating pagbabakuna, matatamo po natin yan. Kayang-kaya po ng Pilipino yan. Basta nagtulong-tulong lang po tayo. Yung bang 500,000 per jobs o per 500,000 na vaccination, kaya anong bang particular na month para masasabi natin na pag nagsimula na yung araw-araw, particular na month po ha, pag nagsimula na yung araw-araw, maabot natin kahit na at least ha, 58 million yung pinaka-minimum target natin this year bago matapos ang taong ito. Ang estimate po is mga November po tayo. Makakaya na natin yung minimum target natin. Na 500,000? Basta naka 500,000 po tayo sa isang araw. Pagpasok po ng end of June at saka ng start na ng July. Kasi isang supply natin ay maayos-ayos na. So, end of June, yun ang tinatarget natin para magkaroon tayo ng 500,000 na binibigyan ng vaccination, yung rollout natin. So, ito ay makakaya na natin pag nagsimula ng end of June, tuloy-tuloy na nakakamit natin yung tinatawag na 500,000 jobs ay maabot natin ng herd immunity kahit na 58 million man lang. General? Kaya-kaya po. Kasi ang expectations po natin ay hihigit pa po tayo sa 500,000 basta nag-ramp up at nagtulong-tulong po tayo. Kaya maaaring mas mahigit pa po doon pagdating ng November. Kaya nga po ang sinasabi natin, target natin po ay kapaskuhan na maging mas maayos. Kaya kinakailangan po talaga bayanihan kaya po na ito. Kaya nga pong madalas natin napapakinggan whole of nation, whole of society,
whole of country, ito na po talaga yun para may pamalas natin ang lahat niyan. I see. Okay. So, at this point, mga kailan po darating yung inaasahan natin vaccine, mga vaccine yan? Ito na po bang June? Tuloy-tuloy na. Kasi isang linggo na lamang po, General, matatapos na ang buwan ng Mayo. By June po ba? Ito po ang Hunyo, mm-hmm, ay mga 10 million mahigit lang. Pero pagpasok ng July, ay aabot na po tayo sa halos 15 million. At ang August onwards, yan na po yung 15 to 20 million. Wow. Kaya at this point, pwede na natin pairalin yung 500,000 na vaccine. Ganun ba? Vaccination? Yes po. Ang importante po, maubos natin yung bakuna na dumarating sa bawat buwan. Kaya mm-hmm, nga po yung bilang na yan na tinatarget natin para mm-hmm, na ganun, maging mainam ang administrasyon, mabigyan ng lahat ng mga kailangan at makuha natin ang gusto nating matamon na makabangon sa pandemyang ito. I see. Okay. Maraming salamat, General, sa pagbibigay daw niyo po sa amin. At least nagkaroon kami ng konting, ika nga, ng malaking kaliwanagan. Lalo-lalo na po yung mga hesitant ngayon na magpabakuna. Di po ba? Ang dami yung ngayon, may mga ilang hesitant natin eh. Kamusta po ba yung plano nga pala na infomercial? Tuloy na po ba yun? Balita po ba kayo? Tuloy-tuloy po at kayo nga po ang magiging kasangga namin sa pagkakalat ng balitang ito na kayatin ng lahat ng ating mga kababayan. Kaya malaki po ang tunog ng media, tinaasahan po natin yan. I see. Okay, mga kaibigan, napakinggan niyo po. Maraming salamat, General. Thank you po. Maraming salamat po at mag-ingat po tayo lagi. Bye-bye. Kayo din po, General. Si General Restituto Padilla, ang ating pong tagapagsalita ng national yung NTF po natin against COVID-19. Ayan. Magbabalik po ang palatundo ng teka-teka. Teka muna. teka muna. Kala ko oras na para tayo mag-commercial eh. Anyway, napakinggan po natin yung sinabi ni Secretary ni spokesperson Restituto Padilla. Dahil siya po yung spokesperson nitong ating National Task Force Against COVID-19. Kung saan po sinabi niya na talagang malaking bagay pala talaga yung vaccination site na yan ng Nayong Pilipino. Well, inaasahan po natin daw kung by a month, mga isang buwan pala gagawin yan, ano? Kasi doon ako nagtataka, baka ako hindi umabot. Medyo fast track yan kung ganon. Ahabol na habol daw yan at the end of June and July. Ayan. Kung June na magsisimula yan, okay, abot-abot nga natin makapag-vaccine tayo o mag-roll out tayo ng vaccine ng almost 500,000 na jabs. Bakit ba jabs ang tawag? Ha? Injection sa ang injection dito sa kamay. Ako hindi ako sa kamay eh. Sa white padoodle po ako eh. Oh. Mas maganda sa white padoodle, hindi masyado masakit. Oh. Kasi malambot eh. Dito matigas eh, yung kamay. Mamasel ako eh. Kaya ako sa white padoodle po. Tignan mo, may gumaya sa akin, yung mayor. May mayor na gumaya na. Na nagpa-injection sa white padoodle. Oh. Hindi yung masama yan. Alam nyo, pwede yung talaga sa white padoodle. Hindi lang ko dito sa braso. Pag oras na sinabi sa inyo na hindi pa pwede ang braso, ang alternate po sa atin sa vaccination ay ang wet padoodle natin. Ano may wet padoodle? Puwet! Yun po. Kasi hindi ko na, when I wet padoodle mo pa sa inyo, puwet po, sa puwet, pwede ko magpa-injection. Ayan. Kaya lang, pwede ka ba magpa-injection na dami-dami nyo na? In public ba, pwede ba yon, Mayor? General? Pwede ba? Pwede! Ito naman si Hiyas, oh. Pwede raw. Pwede daw sa public, magpapainiksyon ka ng puwet, nakailalabas mo. Naku, di, magtatakbuhan ng tao niyan. Huwag naman ganyan. Siguro, pag oras na sa wet padoodle, doon naman sa may area na mayroong konting, meron siya tinatawag na tabing. Maglagay naman ng tabing, para naman, hindi naman kahiya-hiya. Ayan. Okay, ang natutuwa tayo ngayon, inaasahan na, meron ba? Ilan yan? 300,000 dose ng Moderna vaccine, darating yan sa Hunyo 21. Ayan. Ano naman kaya ang Moderna? Ang Moderna ba, at saka yung Pfizer, pareho kaya ng kalidad yan? Magkakaguluhan din kaya ng tao yan? Ayan, abangan nun natin ha. Darating po yan, inaasahan na darating sa bansa po yan, yung 300,000 dose ng Moderna
vaccine sa Hunyo 21. Ayan. At sinabi po yan ni Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, 21 po darating sa Pilipinas ang unang batch ng bakuna. 300,000 dose yan. 300,000, kukunti lang yun, ano? Kunti lang yun, kunti lang yun. At may makukuha pang delivery ang bansa sa mga buwan ng Hulyo, Agosto at Setyembre. Kasi marami nagsasabi, maganda rin ang Moderna. Pero sabi nga ng ating mga expert, pare-pareho po yan. Hindi lamang yan sa brand. Kaya wag ko kayong maging choosy. Pero sabi naman ng mga iba natin mga nakakausap, abay, hayaan nating pumili ang mga gustong magpabakuna. Eh, sabi nga ng Department of Health, ang may idea na hindi na iahayag yung ng advance yung pangalan ng ibibigay na bakuna at kapag nasa vaccination site na lamang ang mga babakunahan, saka ito sasabihin. Eh, pwede naman daw umatras yung babakunahan pag nakita daw niya kung hindi niya gusto yung brand. Ano? Talagang brand, ano tayo, no? Ang mga Pilipino mahilig sa mga branded, ano? Pare, hindi ko maintindihan. Pipila ulit. Ang hirap dito, nakapila ka na, ha? At tapos hindi sinabi ang brand? O di ba, napakahirap eh. At saka nung makita mo yung brand, nakapila ka na, di ba talaga pwede? Hindi. Kaya nga, sinasabi nila, bago ka pumila, alam mo na ang brand. Tama ba? Yun ang pinakamaganda. Para naman hindi, para tayo hindi aksayado sa panahon, at saka dun ho sa magpapabakuna talaga. Halimbawa, pwede rin sa kanya yung Sinovac, okay lang sa kanya. Kaso, yung isang nakapila, hindi niya alam na Sinovac yon ang gusto naman pala niya ay Pfizer. Ang laking epekto nun, di ba? Ikaw naman, hindi ka pa nakapila dahil nakapila dun sa loob yung ayaw palang magpabakuna dahil hindi niya alam ang brand. Kaya mas maganda po, bawat kamukha ng ginagawa ng ilang mga mayor, kaya case-to-case basis ito eh. Mas maganda po talaga alam na nila ang bakuna para wala hong hassle. Kasi pag-aatras yan, pag nandun na, nakapila na. Kaya mas mabuti, hindi na yun aatras dahil hindi na rin yan pupunta. Di ba? Malaking bagay po yon. Ngayon, kinadigan po ng Pangulong Duterte yung panukala ng DOH at inatasan niya ang mga local official na huwag nang ihayag ang pangalan ng bakuna para mahikayat daw ang mga tao na tanggapin kung ano ang available sa vaccination site. Pero sabi ng Pangulo, huwag nang maging choosy ang mga tao dahil pare-pareho naman daw dumaan sa Food and Drug Administration. Pero wala ko tayo magagawa eh. Di ba? Kahit na mga inutos ito ng Presidente, minsan talagang ganyan ang tao eh. Yung kautusan niya, ginawa niya makarang makita ng Presidente na nagdagsaan nga po yung mga tao dun sa Pfizer. Pero hayaan na lang natin, siguro. Hayaan natin malaman ng mamamayan na ang bakuna na ituturok sa kanila. Hayaan natin silang pumili. Maski nga si Pangulong Duterte, namili ng bakunang gusto niya, di ba? O huwag niyo sabihin hindi. Sinabi nga, una nga, nandun ang Sinovac. Hindi siya pinaintulutan ni DOH Secretary, di ba? Sabi niya, huwag yan. At tapos nang dumating yung Sinopharm, yun ang pinaturok sa kanya. Ganun lang yun. Kanya-kanya na lang tayo. Kaya yung paigtingin na lang sana ng DOH yung kampanya na magkaroon pa ng tamang kaalaman at impormasyon ng mamamayan ukol sa bakuna. Ganun lang. Kailangan mahikayat lang sila magpabakuna. Ngayon, gusto nila magpabakuna, gusto nila iba-ibang brand, mayroon sila sariling brand, payagan na natin. Para sabon lang yan eh. Di ba? Lahat naman, laliligo at gumagamit ng sabon. Pero subukin ninyo, mayroon ka bang ganitong sabon? Pero magsasabon din. Yun lang naman ang punto natin dito, mga amigos at mga amigas eh. Basta ang mahalaga, mahikayat natin sila na gusto nilang magpabaksin. Sapagkat doon sa survey nga ng Social Weather Station, 33% ng mga Pinoy ayaw pang magpabakuna. Dahil natatakot sa maaaring idulot sa kanila makaraang maturukan. Okay? O di sabi ng iba, wala namang side effect eh. Pero yung ibang mga brand, alam nila may mga side effect. So ano magagawa natin kung mas gusto nila yung iniisip nilang walang side effect at yung iba, iniisip nila na mabuti na yung makasiguro kami. Kung yun ang iniisip nila, di ba? Di ba para bang ganito yan eh? Itong sabong ito, mas iniisip ko, mas puputi ako rito. Di ba, engineer?
Di ba, kaya mo ginagamit yung sabon na yan dahil alam mo, mas puputi ka dyan kesa dito sa ibang brand. Ganun lang yan eh. O di ano malay natin, kaya naman nila gusto yung brand na yon, iniisip nila, ang feeling nila, mas okay to sa kanila, walang side effect. Yun. Pagbigyan natin, at least, ang point nila, magpapabakuna. Pag tinanong natin, magpapabakuna ba kayo? Oo. Pero ang gusto kong brand, ito. Wala na tayo magagawa. At least, nandun ang point na gusto nilang magpabakuna, ibang brand nga lang. At kung ipipilit ng pamahalaan yung sistema na hindi ipapaalam yung bakunang ituturok, maaari yung madagdagan pa ang pagdududa sa bakuna. At hindi na magpapabakuna pa yan. Kung magkaganyan, paano natin maabot yung target na herd immunity? At sa kasalukuyan, maliit pa rin po, 1% pa lamang ng populasyon ang nababakunahan. At siyempre, ngayon po, parating na ang bakuna sa Hunyo, lahat po tayo, hikayatin natin silang lahat na magpabakuna, kaya lang, huwag na natin silang pilitin sa kung anong gusto nilang at kung anong ayaw nilang brand para wala ng problema. Okay? Magbabalik po ang palatuntunan ng Teka-Teka sa pangalan pa rin po ni Mayor Mon Ilagan. Si Senyor Pacheco pa rin ito. Sandali-sandali po lamang. Magbibigay daan kami sa aming impilan. Ganon din ang ilang mga paralan. Teka-Teka! Alas 4:30 na! EWIZ! Teka-Teka! Alas 4:30 na! Okay, balik tayo sa ikalong bahagi ng ating palatuntunan ng Teka-Teka. Alas 5:12 na po. Hindi na po alas 4:30, senyora. Sabahan pa rin ninyo kami hanggang alas 5:30. At siyempre, marami po salamat sa lahat ng patuloy na tumataguyod at nagsumusubaybay dito po sa palatuntunan namin ni Mayor Mon Ilagan na pasamantala natin hindi nakakasama. Pero tuloy-tuloy tayo sa pag-adid pa rin namin sa inyo ng mga impormasyon at mga issue na tinatalakay natin. Siyempre, babasahin din namin lahat yung mga nagpadala sa atin ng mga pagbate. Pakisuyo lang. Yes, makukuha mo ba? Kung nandyan? Okay. At siyempre, babatiin din natin yung mga patuloy na sumusubaybay sa amin dyan. Yung regular listener natin, si Tatay Pedroso, dyan sa lugar ng Payatas. Ayan. At siyempre, yung aming suki ni Engineer Jeric dyan sa Malhakan, may Kawayan, Bulacan. Sila Edith, sila Jimmy De La Cruz, sila Satur at Baby Mercado. Ayan, at saka yung mga, at saka yung Dison Couple. Ayan po. Sila po yung mga patuloy na nagsumusubaybay sa amin dito sa Teka-Teka. Alas 5:13 na po ng hapon. Naku! Pinaghahandaan na raw ata ng pag-asang publiko para po sa panahon ng tagulan. Handa na ba kayo? Pero titingnan natin kung talagang papunta na ba tayo sa tagulan o makakaranas pa rin tayo na matinding init ng panahon. Wala pa rin sa pag-asa. Tingnan natin ang report. Mainit, malamig, maulan, maaraw. Teka-teka, ano ba ang weather ngayon? Okay, buenas tardes, Ana Clorene. Mula po sa pag-asa. Ana, magandang hapon. Ano, maghahanda na ba tayo ng mga kapote, ng mga payong, o hindi pa? Yes, magandang hapon din, Senyor Ray. Sa kasalukuyan po ay nasa transition period tayo. Or papunta po tayo dun sa, from dry season, papunta po tayo dun sa tag-ulan. Mm-hmm. At sa ngayon, hanggang bukas po, inaasahan pa rin natin yung mainit hanggang at maninsangan na panahon. At yung mga pag-ulan po, katulad na naranasan ng kanina po dito sa malaking bahagi ng Metro Manila, ayun po ay mas magiging madalas na tuwing hapon at sa gabi. Ito ay dulot nga po ng mga localized thunderstorm. At inaasahan naman natin yung pagsimula ng pagtag-ulan hanggang second week po yan ng June. At pagkatapos po noon, asahan natin na mas madalas na po yung mga pag-ulan at mas madalas na rin po na tayo ay magkakaroon or makakaranas po ng mga bagyo. Ngunit ngayon hanggang matapos naman po itong buwan ng Mayo ay wala naman po tayo nakikitang sama ng panahon o low pressure area na posible maka-apekto po sa ating bansa. At generally, magiging mainit at maninsangan po ang ating panahon hanggang matapos itong buwan ng Mayo. At wala rin naman po tayo nakataas na gale warning, kaya malaya rin po mga kapalaot yung ating mga kababayan, mga isda, pati na rin yung may maliliit na sasakyang pandagat. Yan po muna latest natin dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ako po si Ana Clorene. Magandang hapon. At sumainyo ang ulat panahon. Laging maging handa, anuman ang weather.
Okay, maliwanag. Wala pa na mo yan sila na namomonitor ng sama ng panahon sa mga tusunod pa mga 3 hanggang 5 araw at hanggang sa katapusan ng Mayo, medyo mainit pa rin po ang maaaring maramdaman natin ng panahon. Malinsangan pa rin, ha? Kaya paypay pa rin tayo, paypay, paypay! Kami ni Mayor Mon at saka ni Engineer Jeric, meron kami aircon. Ikaw ba nag-aircon ka rin, Jeric? Nag-aircon ka? Ako nag-aircon eh. Aircon ware? Hindi ka nag-aircon ware? Aircon ware kahit papano. Para hindi naman halata. Ha? Di ba? Eh, yun ang aircon ware, oh. Eh, Jeric. Okay. Ngayon po, medyo matagal-tagal pa pala, ha? At magtsaga pa rin tayo ng konting talagang init ng panahon. Kaya paypay pa rin tayo ng paypay hanggang katapusan ng Mayo. At mararamdaman pa rin lang natin yung pag-ulan, yung mga bandang ano na yan, mga isunod-sunod ng mga pag-ulan na yan, mararamdaman na lang natin yan sa Hunyo. Oy, ito po yung pinaka-latest natin, ha? Ang latest natin ngayon na bagong kaso, kahapon 3,000 lang. Kaya inamin naman nila nagkaroon ng technical. Ano po? Pero ngayon, umabot po ng 4,973. Ito pong mga bagong kaso ng ating ito pong issue ng COVID-19 natin. At kaya sa kabuuan, bilang na po ng kaso ngayong araw na ito ay umabot na po ng 1,184,706. Ayan po. Malinaw po yan. 4,000. Wala nang technical ito? 4,973 kumpara kahapon na 3,000, almost 3,000 lang ang inabot mahigit. Kaya ngayon po ay inaasa natin na talagang mukhang pababa na. Ha? At sana magpatuloy na yan, ha? Wag na kaya medyo habang nagpapatuloy, wag ho tayo maging kampante, mag-ingat pa rin tayo mga amigos at mga amigas. Ayan. Lalo-lalo na yung mga nako, mag-ingat kayo dun sa mga ano, ha? Naglipa na, di umano daw. Totoo kaya ito? Na merong mga nagbebenta ng bakuna kontra COVID-19? Yes, kanay! Meron, ha? Nagbebenta na? Tapos meron naman iba, binebenta yung kanilang right, ha? Yung ano, tol, hindi ako magbabakuna. Kunin mo na itong aking ano, ikaw na sumunod na lang dito. Ay, oh, nako. Aga na 1,000. Aga na 1,000. 1,000. Ikaw na, sa galing na, yung turn mo, ibinebenta mo. Yan, yung vaccine, ano yung tawag natin doon? Yung vaccine right mo, yung ikaw na yung naka-schedule, ibebenta mo pa. Ano ba naman yan? Ang hirap naman. Yung vaccine slot, o meron ka bang vaccine slot? Meron pa? Wala pa? Wala ka bang vaccine slot? Pag oras na may vaccine slot ka, pwede mo pala ibenta yan. At may bumibili, senyora. Por 10%. Kaya meron nung ngayon mga pulis natin, ha? Ha? Por 10%. Sipin nyo, kaya ang hilig. Mahilig talaga sa por 10%. magkano bang inihingi? Usually, dyan sa vaccine slot na yan, for sale. Eh, sipin nyo. Ay, lahat natin ng pagkakaperahan eh, nandito na lang. Andiyan na ba yung ating PNP? Para alamin lang natin kung meron na sila talaga naamuyan na talagang ibinebenta yung vaccine slot for sale. Ayan. Kaya nga, vaccine slot for sale. Eh. Ikaw ba, Hiyas, binenta mo na yung sa'yo? Hindi ka ata nagpa-vaccine eh. Oh, eh. Kaya pala hindi nagpa-vaccine minsan yung iba, binenta yung slot. Yung slot lang. Kasi kaya nga, nabawa, eh, mas mauuna ako. Naku, ang ganda ng numero mo. Number ano ka pala? Bigay mo na sa akin ang numero mo. Ito, bayad. Sus, Mario, sir. Ano ba naman yan? Okay. Ngayon po, ay pag pinag-uusapan natin yung vaccine, senyora, eh medyo mainit po talaga yung issue na yan. Dahil kasi, nagbabala rin po ang chairman ng MMDA. Sa pamamagitan po ni Chairman Benhar Abalos, dun po sa mga nagbebenta naman ng bakuna. Ha? Bakuna kayo dyan? Ano yan? Ano yan? Banana Q? Bakuna kayo dyan? Bakuna? Bakuna po? Mura na? Yung mga mahilig ko sa Pfizer, Pfizer ho ito. Naku, siguro kung magbebenta kayo ng Pfizer, palagay ko dudumugin kayo. Kung totoo yan! Kung totoo yan! Kasi mahilig ko sila, brand ng Pfizer eh. Baka ako, dala nito, eh maglagay sila na, dito na kayo mag-penisyon, dito na po. Pfizer po ito, Pfizer! Naku, patay tayo dyan. Kaya, ito po lang ang aming dapat na ipaalala natin sa mga kababayan natin, mga amigos at mga amigas. Dahil ayon po kay Abalos,
kulong. Ayan ha, maliwanag ho yan, kulong. Ang tiyak na kakaharapin po ng sino mang mahuhuling nagbebenta ng bakuna. Sapagkat hindi po yan for sale. Kailangan po yan, magagaling yan sa gobyerno natin. At matapos nilang makipag-ugnayan daw sa Cybercrime Division ng NBI at PNP. At PNP. At kay Justice Secretary Menardo Guevara. Siguro, doon niya dinadaan sa social media, di ba? Usually, ginagamit yan social media. Baka kasi baka nagkaroon siya ng idea, lalo na yung mahilig sa Pfizer, o baka yung gusto mong pa-inyeksyon ng, gusto ng vaccine ng Pfizer, meron po kaming available dito. Yan. Yan, alam niyo naman ang Pilipino eh. Mataktika yan eh. Nakita nila, nagkagulo sa Pfizer. Bakit kayo magkagulo? Eh, dito, eto Pfizer. Dito lang kayo magpunta. Kaya lang, may bayad doon yan. Tiyak. Eh, siyempre, yun ang gusto ng tao, eh kahit na siguro may bayad, pwedeng alam nilang magbabayad yan. Tama ba? Eh by hook or by crook, basta Pfizer lang ako, magbabayad ako. O, yan ang hirap. Pero tandaan ninyo, wala pong ganyan na kaayusan ang ating pamahalaan sa bakuna. Dahil po ang bakuna, ang maglanan po niyan ang ating pamahalaan kung sa pagkikipagtulungan din ng mga private natin na mga recognize ng ating pamahalaan. Kailangan po recognize. Hindi po pwedeng independent na biglang na lamang naglalabasa sa social media, kakagat-kagat kayo. Wag ho. At baka kayong mapasama. Baka sa halip na hindi nyo alam, ay yung bakuna na akala nyo Pfizer, yung pala ay bakuna sa aso. Sa kagat ng aso. Dinagot kayo dyan. Yan o, napakahirap. Ha? Kaya ho, yun ang pinaalala lang ho namin sa inyo. Wag ho kayong padadala sa ganyang mga issue ngayon na nakikita natin. Sa ngayon, kahit nasabihin pa natin na medyo, ano ba yung nire-recommenda? Ayun, yung nire-recommenda ng Okta Research na mabakunahan agad, 50% ng populasyon sa Metro Manila. Ayan. Totoo ba yan? Yan ha? 50%. Sa bagay, totoo naman yan. Kung makukuha natin yan na 50% ng populasyon sa Metro Manila at 6 pang lugar na mataas ang kaso ng COVID-19, dito lang naman ang Metro Manila, di ba? At saka yung NCR Plus, at saka yung Central Luzon, at saka Calabarzon, maabot daw po natin ng herd immunity. Kasi, sabi nga ng ilang mga, si Governor Rimudya ata yun nagsasabi na dagdagan daw sila dun sa big area ng Cavite para maging pantay man lamang. Anyway, tinitingnan ko ata yan, Governor, siguro yung dami talaga ng tao. Kasi mas marami po, population po ang Metro Manila eh. Nakita nyo, alam niyo naman, ang tindi nga ho eh. Saan ba pinakamarami ang nagbuntis ngayon? Dahil dito sa lockdown. pinakamarami yung Metro Manila. Ayan o ang sinisigaw ng Popcom. Yan po ang dinaday ngayon ng Population Commission natin. Magmula po nitong lockdown, kabay pinakamarami ata ang Metro Manila ang mga nabuntis. Dahil isipin nyo, ang karamihan ng walang trabaho nasa Metro Manila. Kaya nga, bawat dun sa report ngayon, ang latest ng Department of Labor, tumaas daw ang bilang ng nawalan ng trabaho kumpara nung mga nakaraan. At karamihan dyan, nasa Metro Manila. Okay? Kung walang magawa, ibang ginagawa ni Mister. Yon. Kaya po, nakita ito ng Population Commission, napakabigat na naging sitwasyon nitong lockdown, iba ho ang nagawa. Nakagawa ho sila ng baby. At least okay naman yon. Kaya lang may problema. Paano mo ngayon bubuhayin yung baby? Dinagdagan natin ang panibagong problema. Ewan ko. Kaya yun ang pinangambahan ng ating Popcom. Kung maaari po sana, siguro pinakamaganda maghanap kayo ng ibang paraan. Huwag kayong manunod ng mga palabas na makakaakay lang sa inyo na para dun nyo maiukol yung inyong isipan. Mag-isip kayo ng isang bagay na, ika nga, siguro para maiwasan nyo yan, yung magano kayo, magbasa kayo ng, tulad ng Bible, di ba? Baka sakaling, sa halip na maakay kayo ng gumawa ng mga bagay na hindi makakatulong sa inyo sa hinaharap, tulad nga niyang binanggit natin na nagkaroon ng problema, ngayon, pinoproblema ng Popcom, na malaki daw yung naging epekto ng naririnig na natin noon pa yan eh. Pero ngayon, mas matindi daw. Kasi humaba ulit nga ang natin, ang ating lockdown ng iniyayag ng Pangulo, yung MECQ natin. So marami na naman na nawala ng trabaho. Okay. Kung kahapon, ayan, 3,083 pala yung kahapon.
Kaya nagulat ako kung bakit konti lang. Nasa linya na po natin muna si General Ronnie Olay ng ating chief ng Public Information Office ng Philippine National Police. General Olay, magandang hapon. General Olay, si Ray Pacheco po ito. Daga na, wala yung communication ni General Olay. General? Hello? Hello, General. Ayan na po, narinig niyo na po ako. Nakarating na po. Ayan, ayan. General, ayan. Okay. Si Ray Pacheco po ito, si Senior Pacheco sa Teka Teka, tsaka po, wala po yung kasama namin si Mon Ilagan. Sa Teka Teka po kayo sa DWIC, General. Magandang hapon po. Magandang hapon, Ray, at kayong mga taga-pakinig. Okay. Magandang hapon po sa ating lahat. Isa lang po yung tanong ko muna. Kumustahin ko lang ho kayo. Nakasalang na po ba yung mga miyembro nating ng Philippine National Police? Handa na po ba? Yung ating mga para po sa bakuna? Ay, opo. Actually, 84% po sa aming mga hanay ang willing po na magpabakuna. Mm-hmm. At nung una po ay mga 51% lang po ang pumapayag na magpabakuna. Pero nung ang epekto ng bakuna ay naging 84% na po. I see. Kasi, di po ba, General, kasama po yung sa yung mga PNP personnel natin sa A4 ngayon o yung essential frontliners category, kaya inaasahan po natin mababakuna na po ito sa susunod na buwan. Handa na po ito. Handa na rin po ito. Kami po ay umaasa sa susunod na buwan o sa itong katapusan ay magsisimula na ang pagbabakuna sa aming kamay. Kumusta po si nabukuna na unang alam ko po si PNP Chief LSR ang unang babakunahan, di po ba? Hello, Ray. Mm-hmm. Hello. General. Oh, sige Ray. Oh, ano yan, Ray? Si PNP Chief LSR na bakunahan na po. O babakunahan pa lang? Hindi pa po. Babakunahan na po lang po siya. At sumusunod po tayo sa pila ng pagbabakuna po. Okay. So mga inaasahan natin diyan na mababakunahan po, siyempre kasama din yan sa priority list natin, yung mga tauhan po ng ating yung mga PNP personnel, di po ba? Mga A4 o sa A4 po sila, di po ba? Yung PNP personnel, yung essential personnel category natin, kaya inaasahan po mababakunahan na po tayo sa bilang salita ang buong kapulisan natin ay mababakunahan na po sa next month. Tama po ba? Opo, sana nga po ay lahat na ay mabakunahan na para wala na pong agam-agam kontra sa pandemic na ito, Ray. Opo. General, isa lang pong akong hinahabol kasi nagkaroon o bigla ng issue ng tungkol dito sa tinatawag nating nagbebenta ng bakuna. Nakarating po ba sa ating mga kapulisan na yan? Ano nang balita dyan? Tama yan, Ray. At bunsod na rin yan ng utos sa atin ng ating SILG, Secretary ng Interior at Local Government, si Secretary Anyong, at inatasan siyempre ni General Ulisar, ating mahal na Chief Quincy, ang Director ng CIDG at saka Director ng Anti-Shadow Crime Group ng PNP para magkaroon ng masusing investigasyon, special na investigasyon ang tawag niya dyan para i-determine kung ano talaga yung katotohanan ng bagay na ito. Eh kasi po General, pag oras na sumabay ito ngayon sa roll out natin na kasi lahat ay in-encourage natin magbabakuna tapos sumabay itong mga magbebenta ng bakuna dahil iniisip nila kailangan daw magpabakuna di iniisip nila kung mahaba sinasamantala nila ngayon ito. Mukhang nasa social media itong mga nagbebenta na ito ng bakuna, General. Iyan nga po, Ray, at kami ay nalulungkot dahil they are hiding behind the anonymity ng social media. Mm-hmm. At ginagamit nila ang social media. Alam mo naman, may batas na nagbawal na bawal dyan, pinaparusahan yan. Mm-hmm. At sa pamamagitan ng programa mo, Ray, ay gusto ko na rin iparating sa mga kababayan na pag may nabalitaan sila, Ray, na nagbebenta ng ganyan. Opo. Slap nila sa pagbabakuna ay
ay isumbong kaagad sa PNP sa pamamagitan yung tinatawag na ngayon na programa, priority program ni Chief Elizar, yung isumbong, Ray, yung isumbong, sumbong lo action po. At ito'y pinag-isa niya ang noon ay stand-alone na mga platforms ng PNP, yung mayroong mga hotline, email, sa Facebook, ay pinag-isa niya yung lahat ng mga sumbungan na ito ng bayan para mas madaling makontak ang inyong PNP. Ayun. So, at least nakikita natin, naka-alerto po ngayon ang buong kapulisan natin para po ito sa isyong ito dahil, alam nyo, mahirap samantalahin ito dahil marami, dahil puspusan tayo, puspusan ang bakunahan ito inasa natin sa Hunyo, July, di po ba? Tama yun, Ray. At alam naman natin na ang pagbabakuna po ay libre, is free, provided by the government. May mga nag-donate, may mga pinili tayo, at ito ay libre po. Libre. I see. Okay, Chief, yun lang po ang gusto ko lang malaman kasi po, nagulat nga ako, nagkaroon ng tinatawag ng vaccine on sale, katapos may meron pang vaccine is not for sale. Narinig yun yun, General. Vaccine is not for sale. Opo, lalo na yung vaccine is not for sale, ay may mga kumalat na sa social media. At they're taking advantage of the situation na ayaw naman nating mangyari ito. Apa. At kaya nga po nag-utos ang ating mahal na Hetzel Eliezer, director ng CIBG at sa anti-cyber crime group para imbestigahan yung bagay na ito. Para once and two, like, malaman natin kung ano ba talaga may katwanan ba ito. Wala. Okay. Maraming salamat, General, sa pagbibigay dahil nyo sa amin. Ha? Salamat po rito sa palatuntunan ng Teka-Teka. At least sa susunod po mga pagkakataon, maanyayano ulit namin kayo, General. Walang anuman, Ray, at magandang hapon ulit sa lahat. Magandang hapon din po. Magkaibigan, si Police Brigadier General Ronnie Olay, ang happy po ng Public Information Office ng PNP. At siyempre, bago po kami magpaalam, maraming salamat sa lahat ng mga tumawag sa amin sa telepono, sa Facebook, si Esteban Macrena, Amparo Sagomis, ano to, sino to? Marami pa pala. Okay, si Revilo Oremor, Julieta de la Cruz, Joby Gurecho, Jasmine, oy si Jasmine, oh, shout out. Jasmine, magandang hapon, Jasmine. At si, sino ba ito? Revilo Esteban Macrena. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Dito pa rin sa palatuntunang Teka Teka, alas 5.33 na po ng hapon. At sa pangalan pa rin po ni Moni Langan, dito pa rin si Senyor Pacheco, nagsasabing, don't worry, be happy. Don't worry. Teka, teka! Alas 4:30 na!